Ito po ang kalagayan po ni nanay at tatay. Walang kasama na sa buhay. Silang dalawa na lang po. Ito po ang paligid ng kanilang tahanan. Talagang isang hakbang lang po ang bawat pupuntahan. At si tatay po ngayon ay medyo para may nararamdaman pa po. Ito si nanay. Gusto ko po sanang magbigay po ng mga diaper at mga groceries, mga gatas po, pati yung mga maintenance nyo po na sa gamot. At gusto ko rin po sanang magbigay ng 25,000 na cash assistance po sa inyo. Pwede ba mangupang kami? Murang alaga lang, yung mumurahin lang. Bababaan. Okay, Ralph, kunin mo raw sila ng maupahan. Opo, opo, papa. Pwede po yun. Lola, no problem po yan. Ralph, baka pwedeng ipakonsulta rin natin sa doktor itong si tatay. Alam ko meron itong karamdaman para mapasuri muna natin at mabigyan natin siya. Hindi lang maintenance ang kailangan ito. Siguro yung magamot, yung karamdaman niya. Okay, sige. Yes po, actionan po natin kayo. Sila ngayon, ano po ba yung kalagayan nila? Kami po ay natutuwa at nagpapasalamat dahil nandito na po kayo at mabibigyan na po siya ng panibagong bahay at kumbaga wala nang pangamba dahil unang-una hindi na sila babae. Sa ngayon po, okay lang po ba na humingi kami ng tulong sa inyo para po masamahan po kami doon sa lugar nila Nanay Martina and syempre para personal na rin maiabot ni Sir Rafael yung lahat ng tulong na ibibigay para dito kala nanay. Opo, pwede po nga pasamahan po namin kayo. Kasama ko si Carlos Gamoso at ganun din, pasamahin na rin natin yung isa pang staff natin para maalalayan po si Lolo saka si Tatay. Ito na po yung tahanan po ni Nanay Martina. Hello po, Nanay! Magandang araw po, Nanay Martina and Tatay Faustino. Kamusta po yung kalagayan nyo ngayong mag-asawa dito sa bahay nyo? Mabuti naman po. Gaano na po kayo katagal na nakatira dito? 5 taon po. Ito po ba ay sa inyo or inuupahan nyo? Inuupahan nyo, tikap na nga nagbabayad. Kamusta naman po siya? Nabulag lang yung pagwawalis. Kasi nagpaulan, naarawan. Ay ayaw namin tumigil. Siya. Na natuyuan yung pala. Tagal namin sa ospital. Gaano na po siya katagal na bulag? Parang 4 taon pa lang. Kayo po ba ay may iba pang nararamdaman aside yan sa pagkabulag niyo? Wala na, mata ko lang. Bago ko umalis, pinapaalmusal ko na. Po ba yung inyong kinabubuhay sa ngayon, yung hanap buhay nyo, anong ginagawa nyo para araw-araw ay may panggastos kayo? Di, namumulta po yung kalakal. Ano na po kayo katagal na nangangalakal? Ano pa lang, mula nung dumating si Kap. Nagpaalam kasi ko, Kap. Pagkatapos ko pagwalis ka, magsayang yan, pupulutin ko, iipunin ko. Sabi ko, para kwarta din yun. Magkano kinikita mo po doon sa pangangalakal? Magsalang 80-100 yun. Yun ba ay sapat na para sa inyong pagkain ni tatay? Oo. Anong madalas na kinakain mo? Yung kanin, saka ulam, yung may sabaw-sabaw, yun. Ano po ba kayong kamag-anak dito sa Marikina?
Wala na ako kasi yung nag-ampun ako, dapat 15 anos na ngayon. Ang namatay pag edad ng 10 taon namatay. Yung anak ko naman, isang taon lang namatay. 10 taon pa lang naulila na ako. Oh, so nanay, paano po kayo natutulog dito sa bahay niyo? Pag ganun yun, di ba? Siya pag ganun, ako pag ganun, baliktaran. Ito nilalatag niyo po itong higaan? Opo. Yan eh. May linatag ako dyan ng mga sako sa ilalim. Hindi ba nasasaktan yung mga likod niyo? Hindi naman kasi linalagyan namin. May kumot pa dyan, yung mga kumot. So, Nanay Martina, ano po yung pakiramdam niyo sa ngayon na kumbaga tutulungan po kayo ni Idol Rafi, ni Sir Ralph, and siyempre ni Lakak? Masaya ako. Dadasal nga ako yun. Sana dumating na kayo lahat. Kunin na kami. Kaya rin po kami nandito is para po personal pong mayabot po namin sa inyo yung tulong ni Sir Rafi and syempre nung kanyang anak na si Sir Ralph. Una na po riyan ay ipapacheck up po namin kayo para yun nga po malaman po natin kung meron ba kayong mga karamdaman para magamot natin. And then after po noon ay ililipat na po namin kayo sa inyong bagong matitirahang bahay at bibigay po namin lahat sa inyo ng pangangailangan, yung mga gatas, groceries, diapers, furnitures para sa inyong new house. Maraming salamat po. Masaya na ako. Salamat. Iniintay ko dumating. Iniintay ko, ipagdadasal kong dumating kayo. Maganda na ngayon. Nandito yung kasama natin. Oh. Masaya na tayo. Lahat natin, nakita natin yung tumutulong sa atin. Masaya ako. Masaya-saya ako ngayon. So, Nanay, mag-ready na tayo para madala na namin kayo sa doktor for your check-up. Okay. So magandang araw po, Doc. Ngayon po ay hingi lang po sana kami sa inyo ng tulong para po sana magkaroon ng general check-up itong si Tate Faustino and then si Nanay Martina. Subukan natin mag-laboratory, mag-x-ray tayo. Okay? Kuha tayo ng dugo. Tingnan natin ang blood sugar nila, yung kidney, yung atay. Everything gagawin natin ano, para makita natin kung kumusta ang kalagayan ng katawan nila. Halika tay, doon tayo. Tatay, ito po yung x-ray niya. Ang mapapansin po natin, masyadong maitim yung baga ng tatay, no? And at the same time, meron tayong nakikitang nagbumukang TB. So maari na may TB ang tatay. Napansin din po natin na sobra ng pagkabaluktot ng likod ng tatay. Rahil, dahil na rin ito sa sobrang katandaan, pero kung titignan po natin, itim na itim po yung baga ng tatay. Maari ang pag-itim ng baga ng tatay ba, dahil sa siguro ay nanigaril siya ng napakahabang panahon. Means of pagluluto nila ay marahil sa kahoy. Maari kasi makakuha ng sakit, no? Tulad ng pagkakaroon ng pulmonary hyperaeration na nakukuha sa usok o sa kahoy o sa paninigarilyo. Ngayon, ang gagawin po natin is te-testing po tayo ng plema para ma-check natin kung itong nakikita nating TB ay aktibo o hindi. May nanay naman, napansin din natin na maitim din. Okay? So masasabi natin na marahil nakuha nilang pagkakasakit na nila dahil sa matagal na pagluto sa kahoy. Nakita rin natin na medyo malaki yung puso and meron siyang nagmumukhang pneumonia dito. Okay? Wala naman ako nakitang TB kay nanay. Ibibigay na po tayo ng antibiotics para sa plema. And then at the same time, mag-check po tayo ng para sa plema kung ito ay may TB o wala. Na-test lang natin nung nakaraan na negative naman sila sa RT-PCR.
wala po silang COVID-19. Bibigay na po tayo ng antibiotic, i-treat na rin natin yung emphysema, okay, ng nilang pareho. At the same time, gamutin na rin natin yung pulmonya nila habang inaantay natin yung resulta nung testing natin sa plema. Okay naman po ang resulta ng dugo ng tatay, no? Maganda naman ang sugar niya, ang uric niya, ang kidney niya, pati cholesterol, ayos lang naman. Although nakita natin sa ECG, medyo hindi maganda yung pagtibok ng puso ng tatay. Okay? At maari na nagkaroon na siya ng heart attack before. Maganda naman yung kanyang blood sugar, yung kanyang cholesterol, yung kanyang atay. Although nakita natin na medyo may tama na ng konti yung kidney ng nanay. Ang advice ko kila tatay ay wala namang masyadong gagawin. Okay? Kailangan lang na kumain mabuti. Opo. From time to time po, imamonitor na lang din po namin sila. And then if there's a problem and progress sa kanilang health condition, agad po namin kayong i-update, Doc. Yes. Okay, yes, thank you po. Thank you. Bibigay na po namin sa inyo yung bayad po para po sa renta ni Nanay Martina and Tatay Faustino for 6 months po, kasama na po dito yung kuryente, tubig. Ito po, Tatay, tanggapin niyo po. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 20, 21, 22, 23. Pwede na pong lumipat dito sila, Nanay, agad-agad. Kahit anong, kahit ngayon, pwede na. Yung mga susunod po na buwan ay babayaran din po namin. Iiwan ko na lang po sa inyo yung cellphone number ko para po from time to time mamonitor po namin sila nanay at tatay. Okay? Okay, salamat. Salamat po.
Ganun po, Nanay. Ngayon po, ang nakatakdang araw ng paglipat nyo sa bago nyong bahay para makapagsimula kayo doon ng panibagong buhay. So, excited na po ba kayo? Opo. Ready na? Opo. Tatay kayo po, excited na po ba kayo na lumipat sa inyong bagong-bagong bahay na titirahan? Opo. Bye-bye. Ingat naman na. Bye-bye, Manang. Bye-bye. Ingat kayo. Bye-bye. Ingat bye-bye. Manang. Bye-bye. Ingat Manang. Oy. Wala na akong kakwentuhan kapag ka naghihiwa ako ng atay. Wow! Ganda ng bahay ko. Lahat maganda. Maraming tatay. Salamat po. Nanay at tatay, ngayon po ay nandito na po tayo sa bagong bahay nyo. And syempre po, bago po tayo pumasok doon ay meron munang konting surpresa si Idol Rafi and syempre si Sir Ralph para po sa inyong mag-asawa. So nakikita nyo po ba itong nasa harapan nyo? Uh-huh. Ay, lahat po yan ay para po sa inyo. Gaya po ng pinangako ni Sir Ralph and then ni Idol Rafi, kumpleto na po yan. Merong diapers ni tatay, gatas, mga gamot nyo, bigas. And syempre, hindi mawawala ang prutas at gulay. At bukod po doon, ay meron pang karagdagan tulong si Idol Rafi at yung kanyang anak na si Sir Ralph. Ito pong wheelchair po na ito ay handog po niya para sa inyo, tatay. Salamat po. Ano pong nararamdaman niyo ngayon? Masaya, masaya kami. Inatudin niyo kami dito. Saya-saya namin. Kakakis si Rafi. Masaya kami. Maraming salamat po. Sir Ralph, maraming salamat po. Wow! Ganda! Maraming salamat po. Ang experience nyo dito sa bagong bahay? Mabuti. Maganda dito. Sasaya-saya ko. Ikaw naman po, tatay. Kamusta po? Ay. Mabuti naman. Malambot ba ang kama? Tawa-tawa. Napakaganda. Parang bagong-bago. Pagdating sa mga gamit, dining table, sala, and syempre itong kutsyon and bed frame po. Lahat po ng ito ay para po sa inyo ni tatay. Opo. Thank you, Idol. Maraming salamat po. From time to time po, imamonitor po namin kayo dito sa bagong bahay nyo para yun nga, hindi na kayo mamroblema pa sa pang-araw-araw nyong gastusin. Okay? Kami na po ang bahala sa lahat. Maraming salamat sa kanila mag-ama. Sabihin mo sa kanila, salamat na maroblema ko lalo. Maraming salamat sa kanila. Hindi ko makalimutan ako sa kong loob. Ba't po kayo naiiyak? Naawa ko. Sabihin mo lang maraming salamat sa kanila ang lahat. Hindi ko makalimutan yung utang kong loob sa kanila. Oh, and syempre po, bilang bonus ni Idol Rafi and then ni Sir Ralph, ay meron pa po siyang gustong ibigay sa inyo. Maraming salamat. Mababot mo lang sa kanila mag-ama. Salamat. So ito po, Nanay, tanggapin nyo po itong 25,000 na pinangako ni Idol Ralph. And syempre, lalong-lalo na ni Sir Ralph. 2, 3, 4, 23, 24, 25. Palak! Ganun ha. Ano, thank you, Idol. Lahat kayo mag-ama. Maraming salamat sa inyo po.
So, ayan nga pong 25,000 nanay ay handog po ni Sir Ralph and then ni Sir Raffy Tulfo para po kahit papaano may panggastos nga kayo dito sa inyong bagong tutuluyan and sana napasaya po namin kayo. Lalo ka na tatay, pagaling ka ha! So tatay, ano yung gusto mong sabihin kay Idol Raffy bilang pasasalamat? Salamat, salamat. Salamat po. Salamat po, Idol Raffy. Maraming maraming salamat sa inyo, Ama. Hindi ko makakalimutan ang bahay mo ng utang halimutan sa inyong lahat.